nandito na naman ako mga ka-teach para mamahagi sa inyo ng mga simpleng kalaman base sa actual na exploration ko at turo ng mentor ko. Ngayon, ang pag-uusapan natin, ito'y tungkol sa iba't ibang kahulugan ng mga heart. Tulad nito, telescopic. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo mga ka-teach. At yung heart din na hinahanap ng karamihan na on the spot deposit, ipapaliwanag ko rin sa inyong lahat mga ka-teach. Ang content na ito, pinamagatan ko mga ka-teach na Japanese Treasure, Lecture and Guide. At ngayon, nandito na tayo sa pinaka number 2. Kahulugan ng mga heart sign. Yan ang buong pamagat sa content na ito. At bago natin umpisan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Code Reader MMS. Dito lang yan mga madam at mga sir. Salamat sa inyong lahat. At ganun din dito sa Facebook page kong Code Reader Official. Pindutin lang ito at mag-like and follow. Sa mga gustong magpabasa ng mga signs area nila, sign lang sa pang-ibabaw ang binabasa ko, hindi po sign sa ilalim na nakukuha ninyo. Lalo na sa mga nag-explore, hindi ko binabasa ang mga sign sa ilalim. Baka next year, pwede na. Pero sa ngayon, sign muna sa ibabaw ang binabasa ko na libre. At ito yung pinaka-mechanic niya. 1, 2, 3, 4, 5, pakibasa lang yan. At sana dapat klaro at legit ang mga sign na ipapasa ninyo sa akin. Okay, bago natin umpisan mga ka-teach, ang content na ito, napakagandang content na ito. Talagang madagdagan ang inyong kalaman. Mag-intro muna tayo mga ka-teach. Let's do this! Okay, ito na mga madam at mga sir, lalo sa lahat ng mga kasama natin na gustong matuto dito sa Japanese Treasure, Lecture and Guide, sabayan nyo na ako mga ka-teach. Itong pinaka number 2 natin, kahulugan ng mga heart sign, ginawan ko ng content nang sa ganun makuha ninyo ng idea ang mga simpleng lecture kong ito. At sana may apply ninyo sa bawat area ninyo. At dito tayo sa pinaka number 1. Ayan. Kung sakaling may ganito kayong mga signs sa area ninyo, mapapansin ninyo may malaking heart. Ayan siya. Ayan. At dito pa rin sa isa. Ayan. Nasa waterfall or sa gitna ng sapa. Basta ganitong hugis talaga na heart. Malaking bato man or medyo hindi masyadong malaki. Pero hindi siya basta-basta ang magagalaw. Ang pinaka general meaning nito mga ka-TH ay entrance cover yan ng cave or tunnel. Sa madaling salita, kung may ganito kayong science area ninyo, indicator ito ng entrance na tinakpan or entrada na may takip. Pero ang target ninyo dyan, naka-cave type yan or naka-tunnel type yan. Hindi ito nagsasabi na deposit agad. Hindi mga ka-teach. Base yan sa actual na exploration ko. Ganyan ang nangyayari mga ka-teach. Kaya sa mga ibang kasama natin na may mga ganitong sign, huwag ninyo isipin agad na deposito. Dahil ang tunay na kahulugan nito, entrance cover ng cave or tunnel. Entrada lang ang sinabi sa sign na ito mga ka-teach. Kaya sundan mo lang ang arrowhead na ito. Ayan. At kung saan siya nagtuturo, bantayan mo. Baka magpapasa ba yan ng ibang sign or may sasalo sa kanya na ituturo ka sa tamang daanan ng entrada na may takip. Pero ang pinaka-target yan ay tunnel or cave. Ayan ang pinaka-assessment ko dito sa
ganitong mga sign. At dito naman tayo sa pangalawa mga ka-teach, kung sakaling may ganito kayong sign sa area ninyo, naka-engrave, mapapansin naman natin, ang Hugis Heart naka-engrave sa malaking bato. Tulad niyan, klaro ang pagka-engrave. Ibig sabihin nito mga ka-teach, travel next sign. Sa madaling salita, wala pa itong or hindi pa siya nagsasabi ng deposito uli. Wala pa rin mga ka-teach. Ang sinasabi lang nito na maghanap ka ng ibang sign base dito sa pagka-engrave niya. Sa madaling salita, para siyang inukit or sinulat. Ibig sabihin, pag mga sinusulat mga ka-teach, maghanap ka rin or hanapin mo ang karugtong or kadugtong sa sinasabi niya. Kaya travel next sign ang kahulugan nito mga ka-teach or general meaning niya. Ang magandang gawin nito kung sakaling may ganito kang sign sa area mo or sign sa area ninyo, hanapin mo ang ibang sign sa paligid, lalo na itong dulo na ito, ayan, or may mga supporting sign dyan. Yun ang magbibigay sa iyo ng tamang direksyon na ituturo ka kung saan ang location ng digging spot or saan ka maghukay. Dahil ulitin ko, inukit or sinulat, ibig sabihin pag ang sulat na ginawa ng mga hapon mga ka-teach, paukit or pasulat, may karugtong yan or may kaakibat yan na ibang mga naka-engrave din or nakasulat din. Kaya travel next sign ang general meaning nito. Marami tayong mga kasamahan na hindi pa nila alam or hindi nila naintindihan na basta-basta na lang minibasag or naghukay kung saan nakaturo itong dulo agad, yun ang sinusundan nila. Hindi mga ka-teach, maghanap ka muna ng ibang sign kung karugtong ba sa palagay natin sentence or salita nito. Ang sabi nito, mag-travel ka sa ibang sign. Ngayon, pag nakikita ka ng ibang sign na nakaukit din, basahin mo uli. Nang sa ganun, madugtungan ang sinasabi nitong sign na ito. Ayan ang tunay na kahulugan. Hindi ito nagsasabi na directo digging spot. Hindi mga ka-teach. Yan ang sinabi sa akin ng mentor ko. At dito naman tayo sa pangatlo. Itong sign na ito mga ka-teach, marami na mga kasamaan. Marami tayong mga kasamaan na ganito ang pagka-engrave ng heart. Tulad nito, talagang binuta siya at hinugis siya ang heart. At tulad nito, kung sakaling may ganito kayong sign sa area ninyo, nasa malaking bato at binutasan at nakahugis talaga siyang heart. Ayan. Ibig sabihin nito mga ka-teach, ito yung rich object buried hidden below. Ayan, tunnel or cave. Sa madaling salita, may mahalagang object na nakabaon at nakatago sa ilalim. Pero hindi nagsasabi yan sa mismong area na ito. Ganon pa man, ang sinasabi pa rin ito ay tunnel or cave. Ayan. Pero nagdidepende pa rin yan sa mga supporting signs sa paligid na dito ka ba i-down sa ilalim or sa gilid ka ba mag-down. Pero base sa actual exploration ko mga ka-teach, pag mga pabutas or binutas, nasa harapan niya ang target. Halimbawa ito, nasa harapan yan. Kung ito may nakatingin sa ibabaw, ibig sabihin, pwede kang mag-direct under kung walang mga supporting sign sa paligid. Ang tawag ko dyan ay ludlock position. Base rin sa sinabi sa akin ng mentor ko, ganito yan. Kung sakaling nakaukit siya sa flat na area, wala nito. At wala siyang supporting sign. Ibig sabihin, pwede ka rin maghanap ng flat na area dyan, malapit dito sa sign na ito. Dahil yun ang exact location ng target, lalo pat or lalo ang pinaka-arrowhead niya nasa harapan. Halimbawa, ito yung pinaka-arrowhead at 5 meters to 10 meters may flat na area dyan. Ibig sabihin, ito na yung ginamit niyang replika na ang target
na sa flat na area dahil nakaukit siya sa flat na area. Halimbawa ito, wala siyang supporting sign. Ibig sabihin, maghanap ka rin dyan ng flat na area. At kung nakaukit man siya sa dito sa patagilid, ibig sabihin, nasa side yan or nasa harapan. Ganon lang kasimple mga ka-teach. Kaya kung sakaling may ganito kayo mga sign sa area ninyo, bantayanan pa rin ang load lock position ng sign. Pero positive ang mga sign sa area ninyo. At dito naman tayo sa pinakapang-apat. Ayan, kung mapapansin nyo mga ka-teach, may butas, agusan na butas, pero hugis siya heart. At ito naman, kahit nasa cave or entrada ng cave at mapapansin mo na hugis heart, ang ibig sabihin nito mga ka-teach ay telescopic travel neck sign to deposit. Ang ibig sabihin nito mga ka-teach, halimbawa ito, may ganito kayong sign sa area ninyo na hugis heart talaga siya, pero bihirang bihira lang talaga ito mga ka-teach. Bantayan mo lang kung saan siya nakaharap. Ayan. Ngayon, kung nakaharap man siya sa isang pangpang or sa kabilang side, may bato siyang tinignan. Ibig sabihin, yung batong tinignan niya na sa harapan niya, bantayan mo ang travel sign noon. Dahil yun ang magtuturo sa exact location ng deposit. Ibig sabihin mga ka-teach, sa madaling salita, dalawang sign lang ang pagbabasihan nito. Siya at yung tinignan niya. Ngayon, yung tinignan niya, yun na yung pinakasusi sa exact location ng target. At pasok ito sa mga medyo mababaw mga ka-teach, mga 22 feet, 18 feet, mga ganong style. Pero ganun pa man, ipapasa ka pa rin ng isang sign bago mo makuha ang digging spot or eksaktong location ng target. Ngayon, kung nakatingin lang siya sa pangpang at wala siyang batong tinignan, edi magtisdig ka sa gilid ng pangpang around 3 feet kung anong mayroon doon. At sigurado ako, meron talagang sasalo pagdating mo sa 3 feet ng ibang sign na yun na yung pinakasusi at ituturo ka sa exact location ng target. Kaya yun ang turo ng mentor ko sa akin mga ka-teach. Kakaibang sign ito kasi bihira lang talaga. Kung sakaling nandito sa cave, ayan, sundan mo lang itong heart na ito kung saan siya nakatingin. Ngayon, magtisdig ka dyan. Halimbawa, around 24 feet, pinakailalim na. Magtisdig ka sa 24 feet, pero pag mga ganito cave, ay malalim-lalim talagang itisdig mo. Abutin talaga ng 7 to 12 feet. Pagdating doon, bantayan mo ang mga sign na makukuha mo. Sigurado, pa-travel yan, pa-slant or pa-gilid. Pero ganun naman, positive talaga ang mga ganitong pagka-sign mga ka-teach sa telescopic travel next sign to deposit. Yan lang ang pinakamaganda sa sign na ito. At dito tayo sa pinaka-panglima. Ayan, ito yung hinahanap sa karamihan mga ka-teach. Ayan, on the spot deposit or give away. Pero may kaibahan ito sa lahat mga ka-teach. Dahil itong sign na ito, hindi ito nakapalubog. Ibig sabihin, hindi yung pagka-heart niya nakalubog. Kung hindi, nakaumbok ito or pabukol. Uulitin ko ulit, kung sakaling may ganito kayong sign sa area ninyo na para siyang bumukol or tinapal or pinatong na hugis heart talaga. Ibig sabihin nito mga ka-teach, may on the spot deposit or giveaway ang area mo kung saan hindi na magkalayo dito sa sign na ito. Ganun pa man, yung iba na area na puntahan ko, siguro may apat na area na iniwan lang ang sign na ganito at yung pinaka deposito nakalagay lang sa loob ng bato kung saan binasag ang bato. Ayun. Kaya ang magandang gagawin nito kung sakaling may ganito kayong sign sa area ninyo, metal detector lang ang kailangan dahil ang target or ang deposito nasa loob ng bato, in cross rock deposit. Nasa loob ng bato mga ka-teach.
pero bihirang-bihira lang talaga ang ganitong mga sign. Base yan sa na-experience ko, mayroon at mayroon na talaga mga katiits, marami nang nakakuha sa ganitong sign. Kaya isa ako at ang grupo ko na hinahanap namin ang ganitong sign. Kung sakaling may ganito kayong sign sa area ninyo, pwede ninyo akong i-chat. Nang sa ganon, matulungan ko kayo sa area ninyo. Ayan mga katiits. Okay, tapos na pala tayo dito sa Japanese Treasure Lecture and Guide. Number 2, kahulugan ng mga heart sign mga katiits. Ulitin ko ulit, maraming salamat sa inyong lahat and God bless. Mabuhay tayong lahat mga katiits. Thank you.